room temperature of around 89 degrees Fahrenheit, but they must prevent their brains from overheating. Their gaping mouths enabling evaporative cooling. Although the crocodilian brain is observing the habits and feeding patterns of those they stalk, it's mid-morning. Having warmed up, the boss croc and a member of his harem head out separately to hunt. Fast swimmers over short distances, salties can reach 18 miles an hour. They move upriver, each in search of a different meal. As the heat slowly rises, buffalo move to the water to drink and cool down. The female croc sees them. She stays hidden, waiting for her moment. Crocodiles haven't changed much since the time of the dinosaurs. They're designed to ambush. She targets one of the smaller buffalo that has wandered in too deep. The notorious death roll finishes the job. Meanwhile, the male has come across another thirsty local. A wallaby. The reptile's approach. Bakit hindi ka lumingon? Sino yan? Tumahimik ka. Ako lang. Sa pagkakita sa kanya bilang isang babae, patuloy siyang tumakbo sa tindahan ng laro at hindi na umuwi. Ang tagal ko na dito kaya medyo nag-aalala ako. Kailangan ka ba niyang mag-alala? Tinuturuan ni Dong Sok ang mag-aaral na iyon sandali. Lahat ay naririnig ni CNA. Ang sumunod na segundo ay may dumating na lalaki kay Dong Sok. Lee Dong Sok, huwag ka nang maglaro, umamon ka na. Sa oras na ito, tumayo si CNA at umalis sa tindahan ng laro. Yan ang tawag ko sa'yo, hinihintay ka ng kapatid ko. Pagkatapos magbilang ng tatlong numero ang kalaban, sa wakas ay tumayo na si Dong Sok para umalis. Kakalabas na niya ng pinto, biglang umatabi ang lalaking nakaitim sa likod. Isang sipa ang nagpabagsak kay Dong Sok sa lupa. Susunod na kayong dalawa ay sumulong. Kapasin si Dong Sok na nakahandusay sa lupa. At kanoon yung sunos na eksena nito ay nakita ni CNA na nagbabalik. Nagkunwari siya walang nakita at tumaan. Matapos may labas ang galit sa puso ko, sa wakas ay napatawad na nila si Dong Sok sa ngayon. At sanay na si Dong Sok na mabugbog ng ganito. Dinuraan niya ang dugo sa kanyang bibig sa lupa. Pagkatapos ay bumalik sa tindahan ng laro na parang wala. Si CNA nakatabi niya ang nagpusa na bigyan siya ng isang pahon ng gatas. Hindi nagsasalita ang dalawa. Pagkatapos ay nagbigay si Dong Sok ng chocolate bar kay CNA. Kinuha ni CNA ang chocolate at pinunit ito at kinain. Uminom din ang gatas si Dong.
Dongsok. Kumuha si Dongsok ng tuwalya para panasan ang dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay ilagay ang tuwalya sa bag na parang isang dayamanan. Paglabas niya ng game store, ngayon ko lang nalaman na umuulan ng malakas sa labas. Direktang sumugod si Dongsok sa ulan. Hindi nagdala ng payong si CNA kaya kailangan niyang maghintay sa lugar. Pinamaneho ni Dongsok ang kanyang minamahal na bisikleta gamit ang isang helmet. Nanginginang palabas na palabas ang ulan. Nagpa siya din si CNA na umuwi sa ulan. Nagdadrive na ulit si Dongsok. Kailangan mo ba ng masasakyan? Tumango si Stupid Girl. Tumama si Dongsok sa kotse at nagsuot ng sombrero para sa kanya. Si CNA ay nakaupo sa likod ng kotse, nakakabit sa likod ng lalaki. Hindi ka ba natatakot sa amin? Hindi takot. Hindi mapigilan ni Dongsok na matuwa. Hindi ko alam na ganoon din kasaya si CNA sa likod. Nakahumilag ng dalawang tulala sa ulan. Ang isa ay isang batang babae na kulang sa pagmamahal ng ama. Ang isa ay isang teenager na kulang sa pagmamahal ng ina. Dalawang malapit na puso ang magkatingin ngayon. Nakahumilag ng CNA at nakita niya ang kanyang ama at hindi na nagtatalo. Pumunta ka sa bahay mo at maglakas loob na harapin ako. Sabi mo kasi ang negosyo ni Dad. Tinili rin ni Mama na umalis. Siya at ang kanyang ama ay hindi maaaring hindi mananili sa bahay ng aming tita.